today. Sorry po, ang bilis ng mga questions, but like dito po, sabi ng mayor namin, dito isang form lang daw po bawat bahay. Sorry po, I don't know who your mayor is, but kung nakikinig siya, sir, pakibaguhin po yan kasi yung form po per household, hindi per house. So meaning kung sa isang bahay, meron pong nagrerenta doon at tatlo sila, lalaki at babae, mag-asawa at yung anak, isang household yon. Yung may-ari na pamilya, nandun, tatlo anak, sa isang household yon. Kung kapatid niya na may dalawang anak din, nandun din yung asawa kasama din sa bahay, tatlong household yon. So tatlong form po ang dapat ibigay. So let me clarify po that household. Mayor, kung nakikinig ka man or kung you're in a similar nagtatanong din, that's why po ang ibibigay po ng DSWD na listahan sa inyo, hindi po number of houses, number of households po ang ibibigay sa inyo. So yung 18 million Filipinos out of 24.6 million po, yan po ay number of households, hindi po yan number of houses. Okay? So let me see kung may one or two questions pa. Ang tanong pa rin dito, kasama ba workers, kasama ba urban poor, kasama ba senior citizens? Opo, pero per household po ito. Yung 5 to 8,000 po, lahat po ito. I'm not talking about, kasi po may senior citizen din na ubod ng yaman, ha? So kung ikaw po ay senior citizen, pero nandun ka sa 6.6 million Filipinos na nakakaangat sa buhay sa ating bansa, hindi ka kasama. Pero kung senior citizen ka na walang income at you belong to the 18 million Filipinos po that need help, definitely po kasama po kayo, no? Ito po, unfair daw na nasa 4-piece siya pero yung anak niya hindi mabibigyan. Kung yung anak mo po ay iba ang household, so for example po 4-piece ka, yung panganay mo 21 years old, may iba na siyang may pamilya na siya, no, pero ikaw may mga anak ka pa na nasa elementary at high school, ikaw ang covered sa 4-piece. So kung natatanggap mo sa 4-piece ay 2,000, dadagdagan po ng 6,000 yan sa inyong cash card. Pero yung anak mo na hindi kasama sa 4-piece, pero kung kasama pa rin siya sa 18 million Filipinos po na dapat bigyan, mag-fill up siya ng separate form. So, yun po yung kaibahan po ng household, kaya may head of the family. Siguro nako-confuse natin na pag isang pamilya ba, ay isa lang bang form. So, let's say si lola at si lola, malakas at buhay na buhay, no? Tapos may anak sila, lima. Yung isa na lang po 18 years old, yung isa 23, yung isa 25, yung isa 30, yung isa 35. Yung apat may pamilya na, no? So, yung pong anak na bunso at si lola at lolo, yung po ang isang household. Yung apat po na anak na may pamilya na, separate four households po yan. Eh meron po tayong mga household ngayon na apat na generation na. No, ibig sabihin may apo na sa tuhod. So kung yung apo mo may asawa na rin, ibang household na rin po yun. No? So anyway po, ang recommendation ko, mga mahal po nating mayors, dagdagan nyo na lang po ang pagprint ng form. Kasi hindi naman po ibig sabihin na naabutan ng form, approved na yan. Kasi the next day, after ma-fill upan yung form, may validation team. At yung team magva-validate. At yung taga-barangay, kilala nyo naman sa barangay kung naloloko o hindi. Paano kung madoble? Eh may bigayan pa naman next month sa May eh. Di kung nadoble, nakuha mo na ng April 2, 16,000 ang nakuha mo instead of 8,000, mako-correct natin sa Mayo yan na advance mo na. So there are a lot of creative and flexible ways or creative ways of getting things done. Magtulong-tulong na lang po muna tayo. And let me again end with gratitude. Salamat Lord God sa buhay. Salamat po sa lahat ng hindi tinatamaan po ng COVID-19 and you're keeping them safe. Doon po sa tinatamaan, we thank you Lord for your healing power. We ask you to heal these people, Lord. Especially po yung mga doktor at saka mga nanggagamot, yung mga nagsasacrifice. Layo nyo sila sa kapamakan, no? We ask this in Jesus' name.